this episode having a special shout out to the C family, Sir Denin, Kayden, and Chloe. Thank you for your support and loving animals. Hi guys, magandang umaga. Alam nyo ba, dito sa ZNB Exotics, napakahilig namin sa mga pagong. So bakit nga ba? Ang sabi kasi nung kapitbahay namin na po Feng Shui, pag nag-alaga ka daw ng pagong, bibigyan ka neto ng Wang Ding Xin Hu Bao Hu Xing. Ang ibig sabihin ay stability and protection. Pero ang saya lang kasi alagaan ng mga pagong. Ang sarap nila panoorin hanggang kumakain at pag-aralan. Pagong lang kasi ang tawag natin dito. Pero napakaraming klase pala ng mga pagong. Merong malalaki, meron ding maliit, meron sa lupa lang nabubuhay at meron din sa tubig. Meron namang halaman lang ang kinakain at meron ding kumakain ng mga protina at laman. Iisa lang ang tawag natin, pero napakarami pala natin pwedeng matutunan. Bawat isa sa kanila ay iba-iba. Dito sa ZNB Front Yard, nandito ang karamihan sa mga pagong natin. Dito sa harap, ang may pinakamalaking espasyo ay si Atlas at si Antea, ang mga African spurred tide tortoise natin. Dito naman sa mini pond, dito matatagpuan yung mga red ear sliders natin, box turtle at softshell turtle. At lahat sila ay nakatira sa tubig. At dito sa shaded part ng ating exotic yard ay matatagpuan ang isa pang mas maliit na pond at meron ding pagong na nakatira dito. Kaya siya nakabukod sa iba nating mga freshwater turtles kasi isa siyang Chelydra serpentina or mas kilalang tawag na common snapping turtle. Sa ibang lugar na tinatawag siyang mud dragon. Ang tamang pagkuha sa mga snapping turtle ay dapat sa bandang likod. Kilala ang mga common snapping turtle sa haba ng kanilang leeg. So bakit nga bang tinawag na snapping turtle? Napakasimple lang naman kasi napakahilig nilang mangagat. Ang mga common snapping turtle ay matatagpuan sa North America at Canada. Umaabot sila ng 30 pounds or 18 inches. So si Sniper ay around 2 years old na at 7 inches. Napakabilis nilang lumaki. Mga common snapping turtles ay kinakatakutan dahil sa kakayahan nilang makakagat. Pero alam nyo ba, merong mga research na ginawa noong 2002. Inukat nila at pinag-aralan ang lakas ng pagkagat ng mga common snapping turtle. Lumalabas na 208 hanggang 226 newton of bite force. At kung i-compare natin to sa bite force ng tao, meron tayong 300 to 700 newtons. Mas malakas pa rin ang pagkagat ng mga tao. Pero dahil ang mga common snapping turtles ay walang ipin, meron naman silang matatalas at matatalim na beak. Subukan natin sukatin ang lakas ng beak niya sa pagkagat ng karne. Subukan natin sukatin ang lakas ng kanyang beak. Bigyan natin ng isang frozen na isda. At kung nakikita nyo, hindi naman ito naputol o nahati. Pero syempre, pag kinagat pa rin kayo, masakit pa rin ito. Ang mga snapping turtles ay kilala bilang isang defensive turtles. Mas pinipili nilang umatake kaysa magtago dahil meron silang maliit na plastron. Ito yung shell sa ilalim ng kanilang katawan. Kung i-compare sila sa ibang mga pagong at tortoises, katulad ni Atlas na nakakapagtago sa kanyang shell. Kung makikita nyo si Atlas, kaya niyang ipasok ang kanyang ulo pati ang mga kamay. At isa sa mga red ear sliders natin ay kaya rin ipasok ang kanilang ulo at mga kamay. Ginagawa nila ito bilang isang protection. Dahil ang mga snapping turtles ay walang kakayahan magtago para depensa ng kanilang sarili, mas pinipili na lang nilang mangagat at umatake upang maprotektahan ng kanilang sarili. So sana guys, nag-enjoy kayo sa episode na to at nakasama natin si Sniper. So thank you for supporting us and loving animals. Thank you guys!